Hello, hello! Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan ng about life, adulting, career, love life, kaparahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kuda Serye host. Kamusta kayo today? Sana ay okay lang kayong lahat today. At kung ako ay tatanungin nyo naman, kahit huwag nyo nakatanungin, okay lang din pa rin po naman ako lumalaban at bumabangon sa umaga. So for this episode, ang magiging guest ko po ay isa na naman pong aking dating office mate. Marami talaga akong mga nakilalang mga mabubuting tao sa dati kong office talaga. Marami ako talaga doong mga naging sobrang ka-close. At isa siya sa mga ano talagang nakaklik ko in terms of creative, mga ganyan, at mga kung ano-anong hana siya life. At isa rin siya sa mga hinahangaan ko. Wow! Oo, promise sa mga ganap niya. So, sige, para ipaalam niya na sa atin kung ano bang mga ganap niya, tawagin na natin, Sayer Gakusan. Gakusan! Say Gakusan! Pasok! Hi, hello, Jasters! Tawan-tawa ako, buti nakamute ako. Gakusan okay, pala, Gakusan. Lakas mo ka, Japanese. Okay lang yan. Lagi nila sinasabi yan. Nung nauso dati yung Gokuzen, sabi nila, ako daw yung ano, si Gakusan. Gakusan. So, dati ko pa yung naririnig, kaya parang okay lang. Say, kamusta ka na? Na-miss kita, grabe. Na-miss din kita sobra. Hello guys, mga Jasters at mga Plutonians. Plutonians! So, nakabanggit ko nga kanina sa intro si CA, dati ko pong office mate sa dati kong work. So, marami din po kami nitong mga pinagsamahan at pinagchismisan sa live. At ang dami nating mga naging plano, no? Kaya lang hiwa-hiwalay po kami, kaya hindi na namin na-i-push yung iba. So, marami pa namang panahon, kaya natin yan. So, say, ipakilala mo ang iyong sarili, anong hanas mo ngayon sa live? Hello, Jasters. Ayun nga, ako si Say. So, dito ako, taga-Taguig ako. And ngayon, meron kaming maliit na business. Sorry, may construction kung naririnig nyo sa likod, mga Jasters. Pasensya na, parang may nag-welding yata sa labas. Pero yun, ngayon ay meron kaming munting business na Chicken Wings franchise. Shoutout mo na. Shout meron din kaming upcoming. Baka naman sa pang-sponsor sa susunod. Saka yun, meron kaming milk tea sa na parating din. So, yun yung ginagawa ko sa ngayon. At, ayan, in-endure ko yung construction sa labas. Di ikaw na ang may pangpagawa ng bahay. Ay, hindi amin yan. Construction sa kapitbahay yan. So, ayun nga si Say, before, sa dati ko nga siyang naka-work. Pero ngayon, nasa business side ka na, no? Yeah. Pero itong si Say, kung makikita niyo yung social media niya, sobrang active niya sa church niya at saka sa music. So, oo, may mga kinocompose yan. Tapos, magko-cover din siya ng mga songs. Wow! So, sobrang musically oriented. So, tas nabanggit mo sa akin, di ba, parang sabi mo na yung music, isa sa mga tumulong sa'yo para makakope sa iyong mental health problems. Kung pwede, i-share mo sa amin yung experience mo doon. Sure. So, ever since naman yung music, since yun nga, sabi ni Jazz, I'm musically inclined. Yes, feeling. Well, actually, yung buong family namin, just on the side note, na yung buong family namin ay talaga mahilig talaga sa music. So, may mga musician, may mga singer, ganyan. So, music has been part of my life. Yes. Unlock sa ka-artista ng music has been part of my life. So, ganon. And, nasabi ni Jess nga na yung sa mental health ko nga, napakalaki naging tulong ng music sa akin. I mean, I listen to so many music. So, iba-ibang genre, Christian, hindi Christian songs. I really appreciate yung mga kanta na ginagawa ng iba't ibang mga artists at mga tao. So, be it weird music, be it not so weird music or popular music, talagang, yes, sinisip ko yan. And dun sa mental health ko, kaya siya nakakatulong. Yung mga messages, yung lyrics, ba't ako mga ganyan? Yung mga messages, yung mga lyrics, yung sobrang relate kasi parang every word, every melody, even yung sound, sorry, sobrang
maraming tao inisip na parang weird-weird ko pagdating sa music. Pero pati yung mga tunog, lahat yun, parang it soothes me. Tapos kinakalm niya yung isip ko, kinakalm niya yung mga thoughts na lumalabas sa akin kapag sobrang andami kong mga worries, andami kong mga pinagdadaanang problema, ganyan. All in my mind na problema, hindi pa yung mga talagang daily battles. Sobrang laking tulong niya na yung mga message na hindi ko masabi for myself na ilalabas ng mga kantang to. Kahit nagsusulat ako ng kanta, may mga words na, may mga expressions, may mga emotions, may mga thoughts na hindi ko talaga mailabas. And thank God for the music na nailalabas nila kung ano yung gusto kong sabihin at gusto kong iparating o gusto kong ilabas para mawala yung mga worries sa isip at kung ano-ano pa. Yun. Ang galing. Kasi alam mo, say, ako mahilig din ako sa music. Pero hindi ako creator. Parang hindi ako gumagawa ng music. Parang marunong ako mag-gitara, ganyan. Pero hindi ako nga into songwriting. More on consumer ako. Parang fan ako ng music, pero nagko-consume ako. So, parang kinahangaan ko yun sa'yo na parang aww, dream ko rin yan na makasulat ako ng kanta. Kinikilabutan ako. Kasi parang sincere. Oo, kasi parang... Oo, naiyak ako. Seryoso? Oo, iiyakan. 2020. Kasi hindi. Ayun. Na ano, ang galing kasi nakasulat ka ng song tapos marunong ka talaga sa mga notes, ganun. Yung, kasi... Hindi. Actually, chords lang talaga. Yung mga nakita niyo sa song hits. Uh-oh. Yung mga CDG. Well, nakaroon naman ng notes pero hindi ko siya, hindi ko siya malalapat sa mga music sheet. So, what I do is, parang may mga inspiration na songs or minsan pagka habang naliligo or naglalakad or whatever, nakatunganga, biglang may magpa-pop na melody. Tapos, yun, una voice-voice muna. Tapos, minsan sulat-sulat ng lyric. Minsan sabay. So, it really depends kung ano yung mood. Yeah. Oo, kasi minsan diba dati sinesend mo sa amin yung mga, uy, pakinggan yun to, gumawa ko ng song, ganyan. Uh-oh. Nakaka-happy. Na gano'n. Na sana, marinig din ng iba yung mga ginagawa mo. Yung paggawa ko ng music, there was a time, actually, nag-start ako, just to give a parang konting history, yes, nag-start ako talaga magsulat ng music when I was 15. Tapos yung una kong natutunan kasi na chords that time, D-A-G-A. Alam niya nung mga nag-aaral, parang dagada, di ba, daga-daga-daga muna, daga-daga, ganyan. Tapos, yun yung first ko na nagpagsusulat. Pero wala na yung kanta ko na ngayon. Tinapon ko na. Kasi meron akong mood na pagka parang napapangitan ako, tinatapon ko yung mga gawa ko. Which is wrong. Sa mga creative minds dyan, sa mga gumagawa dyan, no matter how ugly you think your work is sa pandinig mo, i-keep mo lang yan kasi kahit walang nakikinig, one day kapag nilabas mo yan, for sure, meron at meron kahit isa or dalawa na makaka-impact yung gawa mo in whatever way. So, yun, isang regret ko yun sa life ko na yung mga nauna kong mga sinulat is tinapon ko. So, anyway, sayang. Yun. Sayang. Sobra. Parang pagka nire-recall ko, hindi ko na talaga natatandaan. Parang konting parts na lang, ganyan, ganyan. Mm-hmm. Pero parang na-realize ko din when I started writing na dun pa lang sa time na yun, parang puro may pahugot na ng buhay. Ang bata-bata pa, pero may mga pahugot na. So, yung title ng first song na that I wrote is Build Me Again. Oh, wow, sabi. So, parang ano siya. Parang it's a prayer song na God, build mo ko ulit kasi parang I'm broken. So, yun. Funny, pero yun. Ganun talaga yung parang out of your emotions may mga maisusulat ka. That's how I work talaga eh. Kapag wala akong inspiration, wala akong sa mood or wala akong pinagdadaanan, wala akong nasusulat. So, ayun siya. And then, I just may phase na parang I continued writing nga. And then, merong phase na I stopped. Kasi parang I stopped believing sa sarili ko. So, isa yun sa mga naging parang seasons kung paano ko dumaan din talaga sa mental health issues. Kasi parang I was writing, tapos yun nga, hindi ko naman siya ma-put out dahil nga ang daming circumstance, budget. Kasi mahal talaga, guys. Yung mga alam ng mga nagsusulat yan, mahal magpa-record, mahal magpa-arrange, mahal yan kung hindi ka super multi-talented kagaya ng mga Charlie Puth and everybody else, like Yeng and all of that. So,
hindi ganun kadali din mag-put out. Pero ayun, for me, doon ako nag-struggle na may point sa creativity ko in writing na I just really wanted to stop. Parang ang tagal noon, siguro mga 2-3 years na hindi ako nagsusulat. Kasi yung feeling ko na nanay ko lang naman yung nakikinig sa akin, nanay ko lang yung nag-a-appreciate na lagi niyang sinasabi na, oh, labas mo na yung music mo, sayang, ganyan-ganyan. Pero parang feeling ko, wala naman makikinig sa akin. Kasi ito na yung time talaga na may nag-start na yung pinagdadaanan ko sa mental health na hindi ko siya ina-address. Pero nandun na siya, hindi ko lang siya ina-address. So, ayun. Kaya parang going back and looking back na ngayon na okay na ako, nakikita ko yung mga, ah, kaya siguro ganun kasi ganito. Na-figure out ko na siya ngayong mga panahon na to. So, ayun, ganun yung siguro masashare kong konti na journey sa pagsusulat ko ng songs that time, during that time. Kailan ka mas nakakasulat? Kapag mas malungkot ka or mas masaya ka? Actually, both eh. Pero, kung may weight, mas lamang yung kapag hindi ko masasabing malungkot, pero siguro masasabi ko na pag emotionally high. Kasi parang pagka yung thoughts mo nag-overflow na, wait, nag-iisip ako ng ganito about sa friends, about sa situation ng buhay ko, about sa situation ng mundo, tapos hindi siya makontain ng isip ko. Dun siguro mas nakapagsulat ako. Kasi parang kang vessel siguro sa mga nagsusulat at sa mga gumagawa rin siguro ng anything artistic na I feel like I'm a vessel na pag napupuno ako ng mga unspoken thoughts. Because, share ko lang, daldal ko, sorry. Okay lang, share ko lang na, naging introvert ako because of peer pressure, because of work pressure, tapos environmental pressure, all pressures, yan. Na pinili ko na, pinush ko yung sarili ko na mag-introvert kasi parang I feel nga na pag pero masasalita ako. Pero hindi ka introvert talaga? Hindi ako originally introvert. I could say na ganun. Hmm. Parang ambivert, yan. Ambivert. Same tayo. Oo, ganun ang original kong pagkatao. Wow. tapos naging introvert na lang by choice. Na I chose to be introvert kasi parang nagkaroon ako ng fear, nagkaroon ako ng mga doubts sa sarili ko na parang hindi ako pakikinggan or pag may sinasabi ako, wala naman siyang sense, wala siyang kwenta, ganun. So, pinili ko mag introvert. So, I feel like as a vessel, as a person, as a creative vessel, yes, creative vessel, napupuno ka ng mga thoughts, ng mga emotions, na hindi mo nasasabi dahil takot kang ilabas because of your fear. So parang yung music, yung pagsusulat, nandun ko na siya outlet. Yeah. I don't know if naririnig niyo yung salitang outlet, 'di ba? Pagka may mga tina-therapy or kinakausap na kailangan mo ng outlet para mailabas mo siya. So I feel like nagiging outlet ko siya kapag may kinakainisan ako pero hindi ko masabi dun sa tao na naiinis ako kasi alam kong pag sinabi kong naiinis ako baka ma-misinterpret or ang maging dating ako yung mali kahit siya yung mali. Yung mga ganung mga hugot sa buhay pagka medyo may pinagdadaanan or pagbata-bata, pag immature ka pa. Ang dami niya talaga eh. Sobrang daming layers of emotion na pwede mong ilabas. So ganun, mas nakakapagsulat ako kapag ka talagang emotionally high and full ako. Yun. Minsan kahit nakahiga ako, tapos parang, ba't ba ganito? Biglang mag-iisip ako ng ganun na, ba't ba ganito yung nararamdaman ko? Parang nahihirapan ako, nabibigatan ako. Ang hirap ng buhay. Okay. Susulat ka. Get your phone. Sulat. Or record. Or record, kahit boses lang. Ham-ham lang. Ang galing. Tapos may lyrics na siya. Oo. Galing. Sabi nga nila daw, parang kadalasan kapag may mga nagagawang magandang song, magandang script ng movie, yung or anything art, ay kapag kadalasan, kapag ikaw ay broken-hearted. Kasi parang dapat nga may outlet. Parang outlet nga siya na ibubuhas mo yung nararamdaman mo sa isang bagay. Kaya ako din, parang hindi naman ako nagsusulat nga ng song. Parang minsan mas nakakapagsulat ako ng kung ano-ano kapag pag may pinagdadaanan sa life na Kasi hindi naman din ako sobrang mahilig magsulat. Tanda ko nung parang meron akong heartbreak. Share ko lang. Para lang ma-connect ko doon sa sinabi mo na yung paghayang emotion.
ay ano, di ba yung Tumblr, luma-luma na yun? Parang, ay, luma-luma, luma-luma. Matagal, nung medyo teenager tayo, yun talaga yung sumikat na dun, nagwa-vlog-vlog. Nung recent lang yun eh, ay mga 2 to 3 years ago na parang may heartbreak ako pinagdaanan. Nag-Tumblr ako ulit, tapos nagsusulat-sulat ako doon. Tapos kung ano-ano, kasi parang, alam mo yung pagod ka ng i-chat yung mga kaibigan mo, baka napapagod na rin sila sa'yo. So, binablog ko nga siya, sinusulat ko siya. Oo, pero walang nakakakita noon. Parang gusto ko lang ilabas yung emotions ko. So siguro siguro yun yung naging way ko nga na ano paano maka-cope doon sa nararamdaman ko. Tapos 'di pag binalikan ko yung nung pag binalik parang di man recent nung binalikan ko nasusuka ako kasi si feeling ko hindi na ako yung taong nagsulat noon. Yeah, totoo 'yan. Meron ka bang gano'n na parang may sinulat kang song way back? Pero pag binalikan mo, parang, ay, hindi ko na to gusto. Hindi ito yung nararamdaman ko na. Oo, meron. Like, meron akong makakahiya. Pero meron akong isinulat nga na song about someone na sobrang inis na inis talaga ako. Hindi ko alam kung alam yung Hindi mo kilala. So, okay naman din kami. Okay na din kami. Wow! May paano. Kung nanonood ka, okay na tayo, di ba? So, parang sinulat ko yun. Kasi nga, inis na inis talaga ako sa taong yun. As hindi ko talaga mailabas. Dahil wala naman akong mapagsabihan. Ganyan, ganyan. Tapos grabe yung mga words ko. English yun ah. Tapos grabe yung mga words. Ganyan, ganyan. Yes. So, ganun. Tapos, nung minabalikan ko siya, parang isa siya sa mga kinahihiya kong kanta. Kasi sabi ko, ba't ko ito sinulat? Parang ang immature. Tapos parang, if I, ayoko na. Kung ngayong edad ko, I was in my age during that time, hindi ko siya isusulat that way. Parang, siguro ito turn ko siya into something positive. Yun. And yun yung isa sa mga bagay na, ewan ko, connect ko na din, na parang, yun sa mga bagay na when writing, it's okay to write yung kahit iniisip ng iba na negative, or it's also okay to write something na parang positive. Pero parang okay na i-change mo din yung perspective mo on things. Kasi two-way siya eh, for me, two-ways yung pagsusulat na ang ano niya is nagbe-benefit sa sarili mo dahil na ilalabas mo yung kung ano man yung negative emotion na meron ka. But at the same time, yung makikinig naman sa'yo, how will it affect them? Parang ganyan, kung negative yung sinusulat mo. Kung naman ito turn mo into something positive, yung negative na bagay na sinusulat mo, parang change of perspective siya and makikita dun yung maturity mo. Kaya parang sa akin, yung sinulat ko na yung nakanta, I don't wanna say the title kasi nga, safe tayo sa mga ganitong online nan. Pero ayun, hindi maganda yung title eh. Hindi maganda. Nabanggit ko na yata to. Hindi ko alam kung nakwento ko na yun sa'yo. Pero yung title niya is The B Word. It's The B Word. The B Word? Bad word? So, you know yung song ng Paramar na Mystery Business. Parang ganun siya. The B Word. B Word when you say to someone, you're up. Yun. So, parang na siya. Ganda siya. You're such. Ganagay something, ganon. So, galit siya. Galit ako. Galit niya. So, in galit. Talagang galit na galit talaga ako sa kanya. Na parang, huwag ka na magpanggap dahil nabibisit kami sa'yo. Ganon, parang ganon. Mm-hmm. Yun. Pero, hindi maganda. Tapos, nabanggit mo kanina, parang, may 2 to 3 years na hindi ka nagsulat ng song. Yun talagang meron kang pinagdaanan. So, paano ka nag-start uli na parang ready na only akong balikan natin yung parang nagkaroon ka ng mental health problem. So ito po mga ka-justers, mga nakikinig, a disclaimer lang, nag-share lang si Say na experience niya. So parang sa iba-ibang tao, iba-iba naman yung way nila to cope. Pero di ba nagpa-medical ano ka rin, check up ganyan. So nagpa-check ka rin sa doctor ganun. So paano ka nag-start? Ano yung nag-push sa'yo na okay, magsusulat ulit ako ng kanta at ito yung kailangan ko para maka-cope sa nararamdaman ko. Yes.
Oo. So may mga hindi naman ako talaga may time na mahaba, yun nga, may mahabang panahon na I stop talaga, that I don't really write because I just focused sa work. Nag-work ako nun sa isang government office din na hindi ko nakasama si Just noon, ibang government office na siya. So nag-work ako doon and then nag-focus lang ako kasi parang I feel like nga na ganun na lang yung life ko, parang platonic, tama ba? Parang plain. De, wala na siyang sense for me. So parang mag-work lang ako, papasok, uuwi. Mm-mm. Matutulog, papasok, uuwi. Routine. Mm-mm. And then one time, parang isang malaking help talaga sa akin na when I started going back to attending church service. Yan. So meron akong pinupuntahan na church. And pwede ba sabihin yung pangalan ng church? Oh, sige, okay lang. Pwede naman, no? Yun. So ang pangalan niya is Favor Church. So I went back to going to church siguro 2018 yun eh. And then kasi parang nung time na yun, gusto ko lang mag-focus na makilala ulit si God more, ganyan. Kasi di man sa parang bumaliktad or nawala ako sa kay God or sa faith. Pero hindi lang ako active, hindi ako on fire, wala akong pake, ganun. Sobrang dead na nung emotions ko kasi nga I chose it as well na patayin yung nararamdaman ko. Because I don't wanna hurt again. Parang ganun, nasa dami nung hurts, ayaw mo nang ma-hurt. So just feel plain and do not be close with anyone. Parang ganun inisip ko eh, don't be close with anyone, don't invest, blah, 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 kasi masasaktan ka, ganyan, ganyan. So, I started going back, pero hindi rin ako nakikipag-friends. Alam nila yon na parang, nandun ako, umaattend lang ako, umuwi ako agad, hindi ako nakikipag-mingle. Tapos, may time na nag-stop din ako, tapos nung lumipat sila ng building, sama din ako dun, pero hindi talaga ako nakikipag-friends. Tapos, biglang one day lang na, basta, bigla ako lang siyang na-realize, siguro in my prayers, hindi ko na rin ma-recall eh, in my prayers, in my reading the Bible and talking to other people, doon ko biglang na-realize na, uy, parang gusto ko na ulit magsulat. And I just started writing, pero hindi pa rin talaga yung, I wanna push. I wanna do this, I wanna push. Pero yon one time, siguro last year yun, I have a friend who's also a songwriter and recording artist siya. Tapos, nakapag-sharing kami about songwriting. Kasi sabi ko nga, di ba, na-share ko kanina na, I felt na wala naman makikinig sa akin. Nanay ko lang yung makikinig sa akin. At saka yung asong tumatakoy sa labas. So, yung gano'n na nanay ko lang makikinig sa akin. So, ayoko na muna magsulat. Pero nakapagkwentuhan ako dito sa kaibigan ko na to. She encouraged me talaga na kung paano din siya nagsusulat at paano niya nagagamit yung songwriting niya para mailabas talaga. And nung pinarinig ko sa kanya yung ilan sa mga nagawa ko, na paunti-unting nagawa. Parang na doon ako na-boost na, huy, ang ganda. Parang coming from a songwriter friend na recording artist na, ano siya ha? Award-winning siya na friend. Sino na, yun? Wow, depend. Parang... Ay, si Sabu ba yun? Yes, si Sabu. Yes, oh, si Sabu. I know her. Shout out, Sabu. Yeah. Tapos funny, yung song pa na nasulat ko was not about me. It was a friend na meron siyang experience. Tapos sinulat ko about sa experience. Alam mo yung pag nagmamahal, meron kang gusto, hindi kayo, pero gusto mo nandyan lang siya. So yun, gets mo ba? Parang gusto kita. Gets na ba? Hindi tayo, pero gusto ko nandyan ka lang. So yun, parang I wrote that as parang ganun. Alam mo, you should write more. Don't be afraid na i-express pa yung sarili mo at magsulat ka ng magsulat. Kasi parang not for a point na para sumikat ka or anything, pero because you have it in you, keep on writing. So dun ako na-encourage talaga na, uy, sige, parang may chance. Parang, uy, para sabihin to ng isang Sabu, isang songwriter na grabe, legit ko magsulat, eh, nakaka-overwhelm, nakaka-humble siya. So, doon ako talaga ulit nagsulat na parang, and doon ako nag-push na meron akong project dapat na ginagawa, na hindi ko lang natuloy because of business nga. Pero on the work siya, it's called Mind Therapy. It's about mental health circumstances, kung paano ako nag-cope, ano yung mga learnings ko sa
sa mental health journey ko, ganyan. Tapos how I healed, ano yung experiences ko nung hindi pa ako healed. So parang naisip ko doon side A, side B eh. Side A is yung ugly past, tapos side B yung positive past. So parang album siya, ganun. Oo, project talaga. EP, parang album sana. Album sana. Oo. Alam mo, oo, dumating ako sa point talaga na ano eh, nung going back nung sa sinasabi ni Sabo na hindi para sumikat ka or anything. Sabi ko, I wanna write songs kahit hindi ako yung kakanta. Marinig lang yung kanta ko. Alam mo yung ganun ako ka-desperate. Pero bitch parang na-realize ko when I, oo nga eh, na-realize ko when I talk to Sabo nga na you don't really need that. Tapos nagbigay siya sa akin ng mga tips na if I can share yung mga tips na choose 5 songs na gustong-gusto mo. Tapos mag-focus ka dun sa 5 songs muna. If you need to rewrite them, check mo yung melody, check mo yung arrangement, da-da-da-da. Tapos isip ka dun sa 5 songs na yon kung sino yung mga gusto mong kumanta ng artist. Per song or... Yung isa po si Jazzy Averillo. Jazzy Averillo. Uy, naalala mo, sabi ko parang gagawa ako ng kanta tapos ikaw yung kakanta. Oo, babe, hindi yun natuloy. Sabi ko yun, hindi ko natuloy. Gagawan talaga kita ng kanta. On podcast. On podcast, sinasabi ko po ngayon na gagawa ako ng kanta na kakantahin ni Miss Jazz Averillo. Yes, Miss Jazz. Excited ako. May mimis. Uy, babe, yun niya. Push mo lang yun kasi... Eh, nabanggit ko, may isa akong episode na about dreams, dreaming, na lagi mo sinasabi ni Lady Gaga, na ano, parang ituloy mo lang daw lahat ng ginagawa mo, kahit isa lang yung nakikinig. Di ba, sa 100 na tao na audience na nandyan, kung may isa dyan na sumusuporta sa'yo, sapat na yon para magpatuloy ka. Kwari, sinasabi mo kanina, na si mami mo lang ang nakikinig sa'yo, si mama mo lang. Be, at least may nakikinig sa'yo kahit isa. Kasi ako, nyari, ano, parang sa perspective ko lang, itong pag-vlog, itong pagpa-podcast, itong pang-YouTube, sa totoo lang, minsan nakakapanghina kapag wala namang meron, pero ang onte, gets, parang hindi mo na-achieve yung gusto mo sana ay maka 1K subs ka na, ganyan, or maraming plays, ganyan, pero at least may plays, at least may nakikinig, may mga paunti-unting nagme-message na napakinggan nila, natuwa sila, parang sapat na siya to fuel you. Fuel! To fuel you to continue the things that you want to Alam mo, sa totoo lang, I wanna encourage you na hindi man ako nakakapakinig lahat ng mga episodes at mga vlogs mo. Alam mo naman, supportive pa rin naman ako sa'yo. Sobra akong humahanga sa'yo na you keep on pushing. Na kahit yun nga, alam ko parang hindi mo sinasabi, hindi tayo nakapagpintuhan talaga. Pero, coming from a point na gano'n na nakikita mo na minsan onti nga lang nakikinig. Pero nakikita kita na you keep on making, creating, you keep on uploading. Sobra ako na-encourage sa'yo, sa totoo lang. Kasi, alam mo yon parang hindi man ngayon, maybe a year from now, 4 years from now, hindi mo man makuha pa yung 1K subs. For sure, ang dami mo nang na-impact na life at ang dami mo nang na-inspire to be themselves, diba? Yung mga ganun. So honest to, genuinely, I am saying this na happy birthday! Yun, na-inspire ako, na-encourage ako sa'yo. Isa, yung pagpo-post mo, it's really encouraging na actually, na-realize ko din siya ngayon na parang, oo nga, si Jazz, pinupush niya, kahit is niya, pinupush pa rin niya. Kasi alam niyang, yung mga sasabihin niya, o magagawin niya is, it can share happiness, it can share positivity, and learning sa iba. So, na-encourage tuloy ako ngayon, as in, and sobra akong na-encourage talaga sa'yo. So, push mo lang yan. Naging honoring yung Nagkapurian, 2020 na lang po dito. Pero, yes. Salamat eh, kasi... kundi naman din dahil sa inyong mga jasters. Hindi, gets. Pero ati, gawin mo nga lang kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Yun totoo talaga. Yan. Kung dyan ka sumaya at wala ka namang natatapakang mga tao, di ba? Push lang. Thank you din. Naiyak na ako ng pero pinapatawa ko na lang yung sarili ko kasi OA naman yung iniyak din sa podcast na ito, birthday okay mo. Okay lang din naman umiyak. May patestimonial. Pero parang isa din sa naisip ko na yun nga after namin mag-usap ni Sabo, I think nabanggit ko rin yun sa kanya na nasabi ko sa kanya na
what if there's someone out there, kung hindi ako maglalabas ng ganitong klaseng kanta, na may someone out there pala na ganun yung pinagdadaanan, tapos hindi ko siya natulungan and may nangyari sa kanyang hindi maganda. So parang binigyan ka ng kakayanan, I wouldn't say siguro na talent agad, parang may binigyan ka ng kakayanan, ng capacity na gawin yung isang bagay, like sa akin, pagsusulat, sa'yo, pag-vlog, paggawa ng mga creative content sa YouTube at sa Spotify. So parang sa akin, ganun yung na-realize ko, na binigyan ka ng kakayanan na gumawa ng isang bagay, bakit hindi mo siya gamitin? Meron kang responsibilidad na gamitin siya, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa ibang tao na hindi nila kaya na maglabas ng kahit na anumang emosyon na meron sila dahil nahihirapan sila. And sa pamamagitan ng mga lyrics mo, ng mga lyrics mo, ng mga content mo, doon nila na ilalabas, doon nila na poproseso kung ano man hindi nila maproseso, at doon sila nakakahanap ng healing, ng healing galing. Mulo laway ko doon sa healing. Seryoso na, tapos biglang healing galing. Oo. Parang ano nga dyan eh, yun nga, may mga talagang, may iba-iba nga tayong ways to cope sa ating mga na pinagdadaanan. Pero hindi natin alam kung ano yung mga nilalabas natin, anong ginagawa natin dyan. Na may isang dyan tayong matutulungan. No? May, kunyari, may isang nakarinig ng song mo, na-inspire niya. Kunwari ako, consumer nga ako, mas consumer ako ng music. So may mga songs talaga na binabalikan ko kapag I'm not feeling good. Meron akong playlist talaga na ito yung mga song na malungkot yung ibang song, pero minsan kasi kailangan damhin mo yung pain eh. Yes. Kailangan mo. Kailangan mo talagang dumaan sa pain. Kailangan. It's essential to go through pain in order for you. Ang ganda na nung sinasabi ko, nasang ingay-ingay ng background ko, nakakatawa. I would just like to repeat myself. Yeah, I would repeat myself. We have to go through pain. We have to experience pain in order for us to be strong and to heal completely. Kasi yung iba, ini-ignore yan eh. Yung pain, hinahayaan nila. That's where and when mental health issues happen. Because that's what happened to me. Na I ignored the emotions. I ignored the pain. I ignored the hurt. Hinayaan ko lang siya na nandun at akala mo wala siya. Kasi you chose lang. You pushed yourself. You chose na walang maramdaman. Kasi nga ayaw mo nang maramdaman yung pain. Pero hindi na-address yung pain. Kailangan mong i-address yung pain para makaalis ka doon. In lahat ng fear, 'di ba, pag may phobia ka, kailangan mo siyang harapin para mawala yung phobia mo sa heights, sa whatever. I think, hindi po ako expert, again disclaimer, not a medical expert. I'm not a professional, but coming from a person na dumaan sa ganong klase ng anxiety and depression, I could say na, and from the advice ng mga tao na nagke-care sa akin at ng mga nakausap ko din, na importante talaga na i-address natin in any way possible, in any medium, be it art, be it talking to someone or songwriting, for instance, kailangan mo siya talagang i-address kasi hindi siya mawawala. It's just gonna take root sa buhay mo. And one day, pag may trigger siya, lalabas lahat ng problema mo, ng issues mo, marami maapektuhan, hindi ka na maliligo, hindi ka matutulog na maaga, lahat talaga ng mga negative impact sa life mo. May experience mo siya because you did not address it. So, it's really important to go through pain. Pain is important sa buhay natin mga tao. Yan. Sabi nga sa pelikula ng... Ano yun? Putik, nakalimutan ko. The Fault in Our Stars. Pain demands to be felt. Damhin mo. Pero hindi ako naman ang perspective ko naman ni heartbreak. So, hindi ko alam. Yeah. So, excuse. Hindi ko po sorry kung may ano dun sa kapag mental health. Pero te, happy ako na okay ka na. Kasi ako din, nakita ko yung face mo na yon. Parang... Yeah. As a friend, parang hindi ko din alam paano ko i-handle. Kasi marami rin akong mga friends din na naka-experience niyan. Parang ang hirap din na maging friend kasi gusto mong tulungan yung friend mo sa pinagdadaanan niya. Pero yun nga, may medical, tama ba? May official... na-address siya na pwedeng medical nga kung magpa-check up. Sa professional. Yun, professional.
yeah, bobo yeah, kasi yeah, sa English. Yeah, pwede mo siyang i-address nga ng professional, tapos ikaw, support ka na lang. Kasi nakakatakot din ngayon. And medyo i-ano siya eh, parang sensitive topic na yung about yes, mental health. Tapos, ang dami ko rin mga nababasa na wag mo daw tong sabihin sa pag merong someone is may pinagdadaanan about sa mental health. No, parang nakakatakot din sa isang parang audience lang or sa isang kaibigan lang kung anong sasabihin mo. Kasi, ang hirap na magsabi na kaya mo yan. Okay lang yan, di ba? Parang wag daw sabihin na ganun. So, kahit na parang nasa likod ka lang nung pinagdadaanan na yun ng isang tao, parang ikaw din, medyo may struggle din. Pero, at least sabi ko nga, happy naman ako dahil naging okay ka na. Kahit hindi ako sobrang nandoon nung time na yun para sa sa'yo. Thank you. Thank God. Yung sa pagkadating sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, kakilala natin na may pinagdadaanan sa mental health. Yes, we don't need to cure them. They don't need us to advise. And yung mga advice natin, hindi nila kailangan. Na gawin mo to, gawin mo yan. I think ganito dapat ang gawin mo. Actually, hindi eh. Ang number one nilang kailangan. And according din to sa mga nakakilala ko na mga nagsa-psych, ganyan, na mga counseling. Again, hindi po ako, I wanna do the disclaimer again na hindi po ako professional. But this is just based on the advice that I got from professional people and some of my mentors at churchmates sa church na ang pinaka-importante, number one na kailangan ng mga taong may pinagdadaanan in their mental health is a listener. Super important. You don't need to say anything pag may nakikwento sa'yo. Minsan nakakapagod kasi minsan paulit-ulit sila. Yung mga may mental health issues, paulit-ulit yung sinasabi nila tapos hindi sila makawala. Pero they just need someone na makikinig sa kanila. Kasi most of them, they feel na no one wants to listen to them. They are so unheard. Kaya very important, bilang tayo mga third... Get out! Ow! Ayun, bilang tayo ay mga third party people, mga nandun tayo sa third person at wala tayong kinalaman or involvement sa kanilang problema actually. We don't need to involve ourselves sa problema nila para hindi rin naman tayo mapagod at para hindi rin tayo maubos. But you just have to really be a sponge, makinig ka lang, and wag mo rin masyadong pe-personalin. I mean, nararamdaman mo bilang kaibigan, syempre concerned ka. Parang ha, ganun, parang yung feeling na wala akong magawa kahit may gusto kang gawin. Pero importante, just to parang assurance din siguro sa mga kaibigan na kagaya natin na may mga kaibigan ganun na pinagdadaanan. Assurance sa atin na ang kailangan lang talaga nila is yung makikinig. Samahan nyo sila kung gusto nilang pumunta sa coffee shop, tapos tumambay lang, tapos magkikwento lang siya. Ganun importante yun sa mga may pinagdadaanan sa mental health. Yun. Oo, te. Yun nga. Parang listener ka na lang din talaga. Pero ikaw din, i-protect mo rin yung sarili mo. Kunyari, kung ikaw ay may tendency din na magkaroon ng ganun. Tama. Kasi yun din ang mahirap pag masyado ka namang inabsorb mo na lahat. Parang ikaw, hindi ko alam kung nakakahawa ba yun or parang na dahil nadadala mo rin siya, naapektuhan ka din. So, ayun din, be careful lang din. Pero, ayun, ang hirap din talaga. Kaya, intindihin din natin nga yung mga may mental health issues at parang maging mas, pa din tayo, knowledgeable about that. Para magbasa-basa tayo, parang maging informed din tayo as an individual. Oo, magbasa-basa po tayo at kapag hindi po natin alam ang gagawin, seek professional help. Wag professional. Medical ako na medical. Yes. Seek professional. Okay lang yun. Tama. Yeah, wag tayong magdoktor, doktoran, wag po tayo magmagaling na lahat ng bagay ay alam po natin. May mga bagay po na beyond our control and our ability. So, kapag meron po kayong mga kamag-anak na alam nyong sobrang disturbed na siya and talagang nakakabahala na yung mga kinikilos niya or anything, it's a way of being concerned then na i-push sila to a medical professional. Hindi nila iisipin na there's something wrong about them, they're crazy or whatever, but it's coming out of love na, hey, you need help. And nandito lang yun. Tama yung sinabi ni Jess kanina na i-assure nyo lang yung mga tao na yun na while they're going through that, at kung sila ay magsisik talaga ng medical help,
eh, nandun kayo nakasuporta dahil importante yung support system sa mga may mental health issues. Yan. Oo. Thank you so much, ano, Hase, kasi parang first time to na pag-usapan sa podcast yung mental health and yung music din. As ikaw kasi dahil nga iba-iba experience, nakatulong sa'yo yung music sa pag-cope dun sa napagdaanan mo. So, sobrang natutuwa ako sa episode sobra. Na ito. Wow! At feeling ko, lalo na ngayon, te, ang sobrang feeling ko, pinaka-fragile, ang fragile nating lahat kasi ang daming nagaganap sa paligid, nasa gitna tayo ng pandemic. Tapos, feeling natin, yeah. Hindi tayo safe. Parang ako din nahihirapan, nagkakaroon na rin ako ng anxiety, nahihirapan akong makatulog, ganyan. Ayun talaga. Parang buti na lang din may friends na laging nakikinig, laging nandyan para sa atin. So, say, yes, may i-request ako sa iyo eh. Okay lang ba? Tugtugan mo kami ng song na yung pinakagusto mo. Dali natin. Nag-songwriting pa tayo dito ha, pero walang oo nga, eh. Walang kantahan. Teka. Sige, kunin mo yung gitara ko. Na, or kung ano gusto mo. Yung gitara ko sa tabi. Hindi, ready? Hindi yung gitara ready. Sa tabi. Hindi ko yung sinabi sa'yo, pero ready ka? Hindi mo sinabi, pero nandito rin yung folder na. Ko naka-open dahil feeling ko pakakantahin mo. Ewan ko, feeling ko lang talaga. Teka, kasi malay mo naman may listener tayo dito na producer. Wow, kasi teka, ano yung say, kung gano kasi mag-vlog. Ganyan din siya kasi pag mag gawa ng songs, pumakanta-kanta, nagre-record. So, i-push mo na sa iyo, sinasabi mo na YouTube, ano ha? Yung YouTube mo na puro mga songs. Ay, oo! At ito, hindi ko alam gusto kung ano. Gusto ko yung nagbubuklat na siya ng song hits. Oh, no! Nagbubuklat ako ng notebook ko. Ayan, guys. So, kung meron kayong notebook, magsulat kayo. Kung wala kayong notebook, pwede sa mga cellphone nyo or sa laptop nyo. Sulat ng sulat ng sulat. Kinig ng music. Just choose the right music, guys. Ha. Huwag kayong bastang makikinig lang ng... May mga trash talaga ng music. Sorry to say, but merong mga trash music. No matter how appreciative I am sa mga kanta. Nagbabay lang ako ng time habang namimili. So, sige, ako na lang dito. I'm panic. Nag-panic siya. So, about saan niyang kakantahin mo? So, itong song na to, ang title niya is Hilom. So, sinulat ko siya na from a point na ako ay naghilom or na-heal na from all the mental health stuff. I mean, syempre, to be honest, meron pa rin naman tayong pinagdadaanan. Pero hindi na siya as deep as kagaya ng dati. So, ito yung hilom na sinulat. So, they're very, very apt. Please bear with me. Ha? Very, very appropriate apt. Dito sa ating naging usapan. So, everyone, say gakusan, yes. This is Hilom. Mamahinga, isip ko, mapayapa dahil alam ko, nariyan ka sa tabi ko, di kailanman. Akala ko nag-iisa.
That's it. Thank you. Ang galing. Sobrang emotional. Naramdaman. Hala, first time. First time po, yan. Hindi ko pa yan. Live dito sa Kuda Serye. First time niyo pong narinig ang Hilom by Sayer in the air. Thank you so much. Sorry po. Sorry sa mga musician. POA. Wag OA. Mali mo may mga nakikinig dito na producer. So, say thank you again. Sobrang naman, Star Records. Baka naman. First time ever sa Kuda Serye. Mababa po ang rates natin. Ote, malay mo, sabi ko nga, diba, sabi naman natin, continue lang. Kasi someday, may makakapansin din sa mga ginagawa nating pagpapapansin. So, yes. Ang ganda nitong episode na to, may pa-music eme, at may pa-live. Yes, first time ba? Oo. Salamat. Sobrang nag-enjoy, mga jasters. Salamat. Thank you. Say so. Ano, this is your time to shine, mag-promote ka na ng mga dapat mong i-promote, mga kailangan mong i-promote kasi 'di ba you are now an entrepreneur. Wow. At sige, lahat ng gusto mong i-promote, i-shout out. This is your time. Go. Yes, salamat ulit Jasters for having me here sa inyong Kuda Serye at sana marami kayong natutunan, sana meron ako naiambag kahit paano sa inyong mga buhay-buhay. And huwag kayong matatakot sa buhay. Harapin niyo lang ang buhay. Huwag kayong mapapagod. At maganda ang buhay. Kahit gano'ng kadaming mga, sabi nila, hills and valleys, mga problema at mga hunos, laging may diwanag sa dulo ng tunnel. Hindi ko alam Tagalog ng tunnel. So anyway, please follow niyo po ako sa social media at Lankinseyer, LankinSeyer. That's my first and second name. So, sa social media po yan, sa Instagram, yung Facebook page ko po ay naka-down ngayon, but it's the same, at Lankinseyer, LankinSeyer. And then yung aming business, Mang Pakpak Taguig. Wow. May pag-promote, Mang Pakpak. So, your wings for all. Your wings is our command, sabi. Tapos yung upcoming po namin, Drinks and Treats, Yumuyumu PH at YUMUYUMU. Instagram and Facebook. Yun lang. Please, supportahan ko my upcoming music. Ang lakas mga artista. Hindi naman artista. Sa YouTube ko po, Lankinseyer din. LankinSeyer. Mag-upload po ako doon ng mga music soon. Sana this year. Pero kung hindi, soon. Abangan nyo lang. Thank you, Jazz. Thank you, Say. Sana supportahan natin si Say. Supportahan din natin ang Kuda Serye. If you like this episode, please follow Kuda Serye on Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, and Anchor. And you can also watch this video on YouTube. Just subscribe to my channel, Jazz Averilla lamang po. Utang na loob, mag-subscribe na kayo dyan. At meron na rin po tayong group, Facebook group. Join our Facebook group, Kuda Serye Podcast, after podcast Kuda. So, kung after nitong Kuda na ito, ng podcast na ito, pwede tayong nating pagkwentuhan doon. At kung meron kayong mga gustong i-share tungkol sa mga previous episodes, kung meron kayong mga topics, doon tayong magkudaan sa group na yon. So, exclusive lang po yon para sa mga followers ng Kuda Serye. Wow, meron akong mga 20 tao doon ng mga kaibigan ko. So, mag-join na kayo. Sali mo naman ako dyan. Yes. Oh, Tess, sali ka, please. Oh. Di pa ako nag-join dyan. Yeah. Please join. Oo, yun. So, kayo mga listeners, please join. And meron din tayong Instagram. So, follow nyo ang Kuda Serye on Instagram. At Kuda Serye. And you can also follow me at daming gustong mangyari just at Jazz Amarilla on Instagram. You can also support this podcast at anchor.fm/JazzAmarilla/support. Thank you so much mga Jazzers and mga kakuda for listening to this episode. Magbabay na tayo sa mga Jazzers. Say bye, Jazzers! Thank you!